Morning guys, welcome to Mama Isnan Vlog. Katatapos lang natin mag duty. Bale, yun nga, ibig sabihin, tapos na duty natin. Pwede na ulit tayong magkwentuhan. Bale ngayon ang topic natin ay yung sa Anchor Chain. Kung paano nyo masasabi kung ilang shackle na yung na-drop nyo sa tubig. Kasi nag-umpisa din tayo sa mga shackle-shackle na yan, samantalahin na natin. Yun nga guys, yung ating content ngayon ay yung how to determine how many shackles you drop in the water during anchoring or during of anchor. Ganun lang yun, yung bale, paano mo nasabi na halimbawa pina-drop sa bridge na halimbawa, i-drop mo, kasi usually dinadrop yan, pag mag anchor kayo, malimit kasi yan, bali 1 meter on the water muna, ganun yan. Tapos sasabihin nila kung ilang shackle yung sabi sa bridge, kung ilang shackle yung i-area nyo. Sabihin ni kapitan na okay, drop 8 shackle on the water. O ngayon si Gitch na yan. Tapos tanggalin na yung brake. Pag natanggal ang brake, bagsak na yung kadena, yung anchor natin. Yan, ngayon. Doon tayo papasok. Kung paano nyo malalaman yung kung ilang shackle na. Paano pag tinanong sa inyo, how many shackle na? Kung hindi nyo alam, paano masasabi na 5 o 7 o ganun? Kaya ngayon, ituturo natin yan sa inyo. Kahit yung iba lang kung alam nyo na yan, pero doon sa mga baguhan, ipaliliwanag natin yan. Okay? Right. Okay guys, let's start. Balik, natagalan kasi nag-drawing pa ako kung paano ko ba mapapaliwanag sa inyo yung tungkol nga dun sa shackle, kung paano malalaman kung ilang shackle. Ngayon na pagtiyagaan niyo na itong drawing ko para paliliwanag natin. Okay? Ito na. Yan. Ang one shackle, yung 'di ba yung sinasabi ko na para malaman niyo, ma-determine natin how to determine merong kenter, yung pinakamalaking shackle dyan na nagko-connect sa mga chain na yan, ang tawag dyan ay kenter shackle. Yung malaki. Yan. Tapos, meron dyan yung iba kasi may pinipinturahan nila. Ang iba naman, nilalagyan nila ng stainless yung stud nila, yung stud ng shackle. Kung tama yung pagkakaalala ko, nung dati kasi na nasa Inter Island pa ako, ang nag-request kami dati na yung stud ay welding. Ay, comment nyo na lang kung tama yung pagkakatanda ko ha, kasi syempre matagal-tagal na din yun, pero pagkaalam ko, example, ito yun. Hindi, halimbawa, ito yung inyong chain. Itong gitna, tawag dyan stud. Stud lang sa kung pagkakatanda ko dyan. Basta yung ganyan, yung chain nyo, may marker yan. Meron ditong naka-stainless na nakalagay. Para palatandaan nyo na, para pag nagbilang kayo, lagi mag-start lagi yan sa kenter nyo.
yung pagbibilang niya. Katulad dito, halimbawa, yan, ito, meron itong stainless, o may pintura yan, ito, ito lang may pintura, ito, at saka itong kabila. Makikita nyo na, oy, ibig sabihin, tapos nakita nyo yung kenter. Pag nakita nyo na yan, oy, one shackle na yun. Ito naman, halimbawa, ito yung para ma-determine naman kung 2 shackle na. Ito yung inyong kenter. May pintura to. May pintura din tong kabila. Saka ito, padalawa, may pintura din. At meron din yang stainless na nakalagay dito. Yan, stainless dyan. Saka stainless na nakalagay sa stud. Studling class ako, ang pagkatanda ko doon, studling ang tawag doon. Studling. Kung tama yung pagkakaalala ko, ha. Pero sa palagay ko naman na itama. Okay, yung sa 3 bottoms, katulad pa rin ng dati, si Kenter, to, Kenter shackle. Meron dito, 1, 2, 3. Diyan naman nakalagay yung stainless o kaya yung may pintura diyan, 1 2 3 pupunta diyan, tapos dito sa kabila 1 2 3 din. Then yung markings. Ibig sabihin 3 shackle, 4 shackle, 5 shackle. Ayun nga pala, syempre ang isang shackle, dagdag nating kaalaman kahit konti lang. Ang 1 shackle ay is equals to, o kaya ang tawag na 1 shackle or 1 shot is equals to 15 bottoms. Tapos, by feet naman, 90 feet siya. At saka by meters, 27.432. Ayun. Sana naman ay may natutunan kayo. Pakikita ko na lang yung actual na video. Tamang-tama, nung pagdaan natin kanina, sakto naman na yung shackle ay kitang-kita, kaya nag-video tayo, no? Tapos yun nga, pinaliwanag natin. Tingnan natin, panoorin nyo na lang, ha? At salamat pala dun sa nag-subscribe na isa. Shoutout nga pala sa'yo. Dati, 2 lang subscriber ko, ngayon 3 na kayo. Maraming salamat. At sana follow nyo pa itong ating vlog na to. Katuwaan lang naman, eh. Sana may mapulot kayong konti. Sabi ko naman sa inyo, share lang tayo ng konting kalaman. Okay. Bye-bye. So guys, ito nga pala yung paano mo malalaman kung gano'n nakarami yung shackle na nasa nalaglag nyo, o kung paano magbinag ng mga na kung ilang shackle na. Katulad dito, ito yung kenter shackle. Ito yung nagdudugsok sa mga sa chain. Ito mo malalaman kung gano'n nakarami. Katulad dito, ito yung kenter. Tapos, bilangin mo kung ilan yung may pintura. Kung ilang shackle na. Bilangin natin, ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bilangan nyo, galing dun sa may pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos yung pang 8, merong marker uli na stainless siya. Ibig sabihin, ang nasa deck natin, 8 shackle itong nasa taas. Ibig sabihin, ang area natin, 7 shackle lang. 7 shackle, tapos ito nga 8. Ganun lang pagbilang, makikita yung galing sa kit na shackle. Ganun ang tamang pagbilang para malaman mo kung
gano'n na karaming shackle yung na-area na. Okay guys, sana may natutunan kayo kahit konti. Okay, thank you. How to know, how to determine how many shackles you drop in the, how you drop in the sala. Ano ba naman?